Tumingin si Celia kay Tyson at sinabi, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo sa telepono na may nangyari sa interview? Gusto ng isang artista mula sa Shemsi Group na magtrabaho ako para sa kanya." Pagkatapos ay maikli niyang ipinaliwanag kay Tyson ang buong kwento. Habang pinakikinggan ni Tyson si Celia, lalo siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Kung magtatrabaho ito sa Shemsi Group, hindi niya magagarantiya na hindi sila magtatagpo ng landas. Kung tutuusin, siya ang CEO ng kumpanya. Kapag nalaman ni Cel ang iba niyang identity, mahihirapan siya. Napansin ni Celia ang kakaibang reaksyon ni Tyson. Kaya hindi niya napigilang sumimangot at magtanong. "Hindi ka ba masaya para sa akin? Inalok ako ni Brian ng napakataas na sweldo. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang mabuhay sa maliit na budget sa hinaharap. Hindi ba mas mahusay ito?" So, si Brea pala. Biglang naisip ni Tyson. Bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Pero sinubukan niyang kumalma at magmukhang masaya. "Siyempre masaya ako para sa'yo. Matalino kang talaga. Tiyak na makakamit mo ang isang mahusay na bagay, saan ka man magtrabaho. Nagulat lang ako, pero masaya ako para sa'yo." Nang marinig ang mga papuri ni Tyson, namula si Celia sa kahihiyan. At pagkatapos ay sinabi, "Gusto kong magsimula sa lalong madaling panahon. Kung kikita ako ng mas maaga, mas mabuti." Alam ni Tyson na hindi na niya ito mapipigilan sa ngayon. But on second thought, buti na rin naman at magtatrabaho ito sa kanyang kumpanya. Sa kasong iyon, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Sir. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng masama tungkol sa isang tao. At ang taong iyon ay ang kanyang sarili. "Narinig ko na ang CEO ng Shemsi Group ay walang magandang reputasyon. Kung doon ka magtatrabaho, mas mabuting lumayo ka sa kanya." Tumingin si Cel sa kanya nang may pagdududa. "Paano mo nalaman?" Umubos si Tyson ng hindi natural at sinabi, "Narinig ko ang pag-uusap ng pamilya Hudson tungkol sa kanya. Noong nakatira pa ako sa kanila, maaaring hindi ito totoo, pero mas gusto kong paniwalaan. Mas mabuting layuan mo siya." Ikinaway ni Celia ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, "Maaaring hindi totoo ang mga chismis. Nabalitaan ko rin na grabe ka noon. Pero pagkatapos kitang pakasalan, nalaman kong napakabuti mong tao. Kaya ang mga chismis ay hindi palaging tumpak." Nang makita ni Tyson na hindi ito naniniwala sa kanya, kinailangan niyang magselos at sinabi, "Hindi ka pa opisyal na nagtatrabaho sa kumpanya at nagsasalita ka na para sa kanya." Gaya ng inaasahan, tumingkayad si Cel at hinalikan siya sa pisngi. "Bakit nagiging possessive ka? Natatakot ka ba na pag nakilala ko ang CEO ng Shemsi Group, ay iiwan kita? Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, okay? Ikaw lang ang lalaki sa puso ko at sa paningin ko. Wala nang mas hihigit pa sa'yo." Seryosong sabi ni Celia na para bang gusto niyang ibuhos ang buong kaluluwa kay Tyson. Pero mukhang masama pa rin ang loob nito. Kaya kinailangan niyang sabihin, "Huwag kang mag-alala. Susubukan kong iwasan siya." Noon lang ngumiti si Tyson. Nang sandaling iyon, nakarating na sila sa pintuan ng kanilang bahay. Pagkapasok na pagkapasok nila, ay inilapat ni Tyson si Celia sa pinto at hinalikan ang malambot nitong labi. Damang-dama niya ang init na nagmula sa kung saan nagdikit ang kanilang mga balat at nilamon siya sa kasakiman na hindi niya makontrol. Naalimpungatan si Celia sa biglaang halik na ito at hindi napigilang tumugon ang kanyang katawan. Hindi niya maiwasang isipin. Talagang gustong-gusto ni Tyson ang paghalik sa kanya at gustong-gusto nitong ginagawa ito kapag hindi siya handa. Palagi siya nitong hinihila sa walang katapusang pagnanasa kapag siya ay lubos na hindi handa. Pero mukhang hindi niya ito tinanggihan. Sa katunayan,
Nagustuhan niya ito at nag-enjoy pa siya. Lalong humigpit ang hawak ni Tyson kay Celia. Nang makita ni Tyson na sumisikat na ang pagnanasa sa mga mata ni Cel, napalunok siya at dinala ito sa silid. Masuyong nagyakapan at naghalikan ang dalawa at patuloy na uminit ang paligid. Ngunit biglang nagring ang telepono ni Celia. Kinuha niya yung sa bulsa para tingnan kung sino ang tumatawag. Nang makitang si Edwin iyon, nagdilim ang kanyang mga mata. Kailangan ko munang sagutin ang tawag na ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa balcony at nagmamadaling sinagot ang telepono. Sa kabilang linya, agad na sinabi ni Edwin. Saan mo dinala ang nanay ko? Maniwala ka man o hindi, pupunta ako sa korte at kakasuhan ka. Alam ni Celia kung gaano kawalang hiya si Edwin, kaya hindi rin siya nagpakita ng magandang ugali. Malamig niyang sinabi kay Edwin. It's none of your business. Hindi pinansin ni Edwin ang pagwawalang bahala ni Celia at muling nakiusap. Hindi mo ako kayang iwan ng ganito. Dumating na naman ang mga naniningil. Isipin mo na ang gusto mong isipin, pero wag mo na akong tatawagan. Diretsyong ibinaba ni Celia ang telepono. Nang sandaling iyon, lumapit si Tyson at nagtanong, sino ang kausap mo? Ayaw ni Celia na madamay si Tyson sa gulong ito. Ayaw din niya na mag-alala ito sa kanya. Kaya nagsinungaling siya. Si Lita, nagre-reklamo siya sa trabaho niya. Tumango si Tyson na parang hindi naghihinala. Tumingin lang siya sa mukha ni Celia at sinabi, mukhang hindi maganda ang mood mo ngayon. Mukhang kailangan ko magluto ng masarap para sa'yo. Ngumiti ng mapait si Celia. Kailangan pa nating makalikom ng pera para sa pagpapagamot ni Flavia. Magluto na lang tayo ng simpleng bagay para makatipid. Okay, makikinig ako sa'yo at susubukan kong maging matipid. Pero hindi ako makakatipid sa pagkain. Hindi kita kayang gutumin, Cel. Sumandal si Celia sa braso ni Tyson at sinabi, napakabait mo sa'kin. Dahil asawa kita, isa lang ang asawa ko sa buhay ko. Siyempre dapat maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Sa tuwing magsasabi ng sweet nating si Tyson, laging nagniningning ang kanyang mga mata. Ang mga iyon ay ang pinakasimpleng mga salita. Ngunit hindi siya magsasawang pakinggan ang mga iyon. Napatingkayad si Celia at hinalikan ang kaliwang pisngi ni Tyson. Halatang nagustuhan ito ni Tyson. Niyakap siya nito sa bewa at hinalikan siya pabalik. Magluluto ako. May natira pa bang mga sangkap sa refrigerator? Kaya ko na itong mag-isa, kaya hindi mo na ako kailangan tulungan. Magpahinga ka na lang dito sagli. Walang ibang dahilan si Celia para tumanggi. Bukod dito, napakaraming nangyari ngayon at nakaramdam siya ng pagod. Tumalikod si Tyson at nagtungo sa kusina. Habang siya naman ay bumalik sa kwarto, iniisip pa rin niya ang malaking gastusin sa operasyon ni Flavia. Biglang pumasok sa isip niya ang isang matapang na idea. Naalala niya ang singsing sa kasal mula sa pamilya Hudson noong ikinasal sila ni Tyson. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya siyang humanap ng lugar kung saan ito maisasanla. Wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Nang mamatay ang kanyang ina, si Flavia lamang ang itinuring niyang pamilya. Kaya hindi niya kayang pabayaan si Flavia. Hinaplos ni Celia ang diamond ring sa kasal. Naisip niya na ang ganong kalaking brilyante ay napakamahal. Kung meron siyang ibang pagpipilian, hindi niya kailanman maiisip na ibenta ito. Ngunit siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Isa pa, ayaw niya talagang istorbohin si Tyson sa bagay na ito. Kung maibenta niya ito, hindi na niya kailangan pang mag-isip ng paraan upang mabayaran ang operasyon ni Flavia. Bagamat ang singsing na ito ay isang singsing sa kasal, pero sa totoo lang, hindi gaanong mahalaga sa kanya ang singsing na ito.
kesa sa singsing na ibinigay sa kanya ni Tyson. Sa makatuwid, hindi siya nakaramdam ng matinding pagtutol sa ideyang ito. Ang pagbebenta ng singsing na ito ay siyang pinakamahusay na solusyon para sa kanya ngayon. Dahil sigurado siya na ang singsing na inihanda ng pamilya Hudson para sa kanya ay hindi maaaring mura. After all, sila ay nagpapatakbo ng isang negosyo ng alahas. Kaya ang kanilang reputasyon sa larangan ng alahas ay lubos na kahanga-hanga. Bukod dito, maaari niya itong tubusin anumang oras kapag nagkaroon siya ng sapat na pera. Kailangan lang niyang pumirma ng isang kasunduan sa sanglaan. Inilagay ni Celia ang singsing sa kanyang bag. Balak niyang pumunta sa pawn shop bukas. Pagkatapos noon, napansin niyang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang una niyang naging reaksyon ay isipin na may seryosong nangyari. Kaya dali-dali niyang kinuha ang telepono at tiningnan. Mayroong isang dosenang mga mensahe mula kay Brea. Matapos basahin ang mga ito, nalaman niyang hindi ito isang bagay na mahalaga. Walang tigil ang paglalabas ni Brea ng mga reklamo. Buong araw kasi ako nagtatrabaho ng naka-high heels. Sobrang sakit na ng mga paa ko. Pagod na ako. Nagtaas ng kilay si Celia. Hindi niya inaasahan na magpapadala si Brea ng mga ganoong mensahe sa kanya. Bagamat hindi siya masyadong interesado sa buhay ni Brea, ito pa rin ang kanyang amo. Hindi naman maganda kung hindi siya sumagot dito. Sel, to be honest, medyo malubha ang kalagayan ko ngayon. Mas maganda lang ng konti ang buhay ko kaysa sa aso. Pabirong reklamo ni Brea. Hindi napigilan ni Celia ang matawa. Medyo gumaan ang loob niya nang malaman niyang tipong masayahin si Brea. Ito ay nakakatawa at sigurado siyang hindi ito mahirap pakisamahan sa trabaho. Habang iniisip niya kung anong isasagot, nagtanong si Brea. Kailan mo balak na dumaan sa mga pormalidad sa Shemsi Group? Hinihintay na kita. Dahil binanggit ni Brea ang paksang ito at kailangan niya ng pera, naisip ni Celia na mas mabuting magtrabaho para kumita siya sa lalong madaling panahon. Bukas. Gagawin ko iyon bukas. Desididong sagot ni Celia. Saglit na walang tugon mula kay Brea. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumugon ito. Sige, sasamahan na kita bukas ng 8:30. Pumayag naman si Celia at nagpasalamat. At pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng address ng pawn shop sa online. Nang oras na yon, nagpiprito si Tyson ng isda. Pinagmasdan niyang mabuti ang apoy dahil natatakot siyang masunog ang isda. Ang isang bahagi ng isda ay halos tapos na at oras na para sa kabilang pani. Pagbaliktad niya sa isda, nakatanggap siya ng tawag mula kay Wei. Bro, pakinggan mo ko. Nasa kumpanya ang asawa mo para sa isang interview kanina. At hindi inaasahan na ang mabangis na si Brea ay dumating para guluhin kami. Tinulungan siya ni Sel sa kanyang outfit. At si Brea ay na-inlove sa talento ni Sel sa disenyo. At pinilit siyang kunin para mag-join sa Shemsi Group. Wala akong paraan para kalabanin si Brea o pigilan si Sel. Kaya kinailangan kong bitiwan si Sel. Anong balak mong gawin dyan? Kung magpa siya ang asawa mo na magtrabaho sa Shemsi Group, may posibilidad na magkita kayong dalawa. Nagambala si Tyson ng ilang oras. Nang makita niyang nasunog ng konti ang isda, napangiwi siya ng bahagya. Pinutol niya ang sunog na bahagi ng isda at itinapon. At pagkatapos ay malamig na tumugon kay Wei. Alam ko na yan. Alam mo na, anong susunod mong gagawin? Aaminin mo ba kay Sel na ikaw ang CEO ng Shemsi Group? Sa tanong ni Wei, halatang medyo kinabahan si Nicholas. Hindi ko muna sasabihin sa kanya ang tungkol dito sa ngayon. Susubukan kong panatilihin ito ayon sa sitwasyon. Pero bro, malalaman din ito ng asawa mo sooner or later. Hindi mo ba naisip na mas mabuting ipagtapat mo sa kanya ang lahat ngayon? Napahinto si Tyson.
hindi pa ito ang tamang oras. Napabuntong hininga si Wei. Bro, bakit ayaw mong sabihin kay Sal ang totoo? Sa tingin ko ay mabait ang asawa mo at tapat na tao. Dahil ba natatakot ka na kapag nalaman niya ang totoo, pagnanasahan niya ang iyong kayamanan? Nagpapanggap kang may sakit, mahina at pangit. At hindi ka gusto ng pamilya Hudson. Ano ang silbi nito? Kahit ako, hindi ko kayang marinig ang mga chismis na kumakalat sa paligid mo. Karamihan sa mga tao, gusto nilang ipakita ang kanilang pinakamahusay na panig. Habang ginagawa mo naman ang kabaligtaran, hindi ko maintindihan. Bakit ka nagpapanggap na mahina at pangit? Nairita si Tyson sa walang tigil na tanong ni Wei. Masyado kang maingay. Huwag ka na magtanong. Walang choice si Tyson, kundi magpanggap ng mahina at pangit. Kung gusto niyang mabuhay ng matagal. After all, hindi naranasan ni Wayne ang tumira sa pamilya Hudson. Kaya hindi nito naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Wayne. Palagi kang misteryoso, komplikado at malalim. At kahit akong kababata mo, ay hindi ka maintindihan. Bro, imbes na pagdusahan mo ang lahat, bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang bumabagabag sa'yo?